Aba, ang sipag talaga ng anak ko, ah. Nak, ako na dyan. Tika na. Hindi po, ako na po. Malapit na po maluto yun. Ako, alam ko na naman siguro kung bakit ka nagaganyan, ano. Bakit? Kasi, gusto mo, payagan ka nila nanay at tatay na pumunta kayo nila Kuya Cardo. Eh, kahit naman di ka namin payagan, talagang tatakasan mo kami, di ba? Ay, nako! Hindi po! Sabi po ni Kuya Cardo ko, magpakabay daw po ako. At ako daw po ang bahala sa inyong lahat. Yun naman pala eh. Pabayaan nyo nga si Onyok, ha? Sige po. Teka, saan ka pupunta? Sabi po kasi ni Kuya Cardo ko, patukain ko daw po yung mga manok niya. Sabi na nga ba eh. Kain lang po kayo, ah. Babay po. Mag-almusal ka muna. Sigurado po ba si Lolo Delphine? Basta, ang ipinagdili ni Delphine, huwag na daw natin gaano pinag-uusapan si Ado. Masabi ko na nga. Ano ka ba? Nakaka-nervous na nga eh. Kasi naalala ko lang po yung kanina kinakausap natin. Malamang yun yung tumitik-tik sa atin eh. Sino? Yung kumain ng minudo? Opo. Ako, Lola. Baka kailangan na natin ng security guard. Teka, bakit kukuha pa kayo ng security guard? Eh, nandito naman ako. Makatipid pa kayo sa akin. Ah? At may bala ka pang magpasweldo pag kinuha ka ng security guard? Oh, basta ako, Lola. Hindi na ako maniningil. Oo, oh, galing talaga. Oh, ay, ano yan? Oh, ay! Ay! Bakit? Espiya ka! Oh, magsalda ka! Penny! Oh, ano ba, Penny? Penny! Penny! Wala ako na ito, Lola! Tumigil ka! Ano ka ba? Tatanggulingin mo ba nakita? Sa hindi mo ba nakita? Ay, Emma. Dali lang po. Kung hindi po kayong makakabayad ng kuryente, okay lang po. Ay, hindi pa naman po disconnection notice yun eh. Salamat po. At iingat po kayo. Alagaan mo mga anak mo ah. Nakatakas na naman mga sisiw mo kanina. Siguro, hinahanapin na si Kuya Cardo. Babalik din yun. Sige, kain ka na. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Di kayo taga rito ah! Bata, akin na lang manok mo. Di pwede. Bakit? Kaya mo kami? Onyok, ano nangyayari dito? Ate Glenn, sila po kasi gusto nilang kunin yung manok ni Kuya Cardo. Ito ba yun? Mga bata, alam niyong mali yun, di ba? Sige na, magsiuwian na kayo. Onyok, sa susunod, magpasama ka kay Kuya Kokoy mo. Ayoko naman po ang mga sigang ngayon eh. Ang laki-laki ng mga yon. Tsaka, di ba tinuro ng Kuya Cardo mo na masama makipag-away? Tinuro po! O, yun naman pala eh. Ano palang ginagawa mo rito? Ginagawa ko lang po mission ko. Mission? Anong mission? Pangako ko po kasi kay Kuya Cardo, bantayan po ang bahay niya, pati ikaw. Ako? Opo, lahat po kayo. Pati si Kuya Kokoy, pati po si nanay, pati po si tatay. Sama niyo din po ako sa patrol niyo. Ako niyang partner mo po. Di pwede, Onyok. Bata ka pa. Pero sabi po ni Kuya Cardo. At sabi ni Kuya Cardo, ayaw kanyang malapit sa gulo. At meron ka pang isang misyon. Ano pong misyon? Ang mag-aral. Kaya halika na. Suot mo na to. Atid na kita sa eskwelahan. At ease, Cardo. Take a seat. Bago ang lahat, allow me to express my condolences. I'm sorry for your loss. Alam ko na mahal mo ang kapatid mo. Hanggang ngayon. Kahit na hindi kayo lumaki sa isang lugar, alam ko na. Excuse me. Are you listening to me? Simulan natin ito nung matapos tayo. Alam mo, Cardo, kahit gaano ka kagaling, believe me, you need me. Di bali na sana kung hindi ka ganyan ka, how should I put this? Kung hindi ka ganyan katigas. I've studied your profile. Matigas ang ulo mo, matigas ang puso. Although you do have respect for authority, you are very unconventional. Ibang paraan mo ng pagsunod nito.
Oftentimes, you're very spontaneous. Mabigla-bigla, basta sugod ka lang ng sugod. Well, I'm here to tell you that all of that has to change. From now on, you will have to do everything by the book. Ma'am, game? Sayang ang oras. Alam ko kung bakit mo tinanggap ang misyon nito. Gusto mong gumante sa pumatay sa kapatid mo. I understand that. But I'm here to make you realize that this mission has to be more than just a personal thing. It has to be bigger than that. Ma'am, alam ko na po yun. Iba yung alam. Kailangan isa puso mo rin. Gusto kong magtagumpay ka, Cardo. Kaya sana tulungan mo ko para tulungan kang maging si Ador. Makina, relax lang. Bukas, susundan ulit namin si Sadalpin. Mag-iingat na yun. Kailangan ko makaisip ng ibang paraan, lalo na ngayon na asigurado ako si Ador ang pinupuntahan niya. Bago ka maging ibang tao, kailangan ay kilalanin mo munang mabuti ang sarili mo. Kilala ko na ang sarili ko. Di naman nakita ni Ador na ikaw ang bumaril sa kanya, di ba? Si Tadeo ang may problema. Suspended na siya. At sigurado akong i-investigate siya ni General kung bakit na-delay siya nung gabing yun. Habang hindi natin nalalaman ang totoong nangyari kay Ador, kailangan natin umaksyon. Walang kinilaman si Tadeo sa sindikato. Pero siya ang pinagdududahan. Sino ka? Eh, ba't ito tinatanong niyo ako? Akala ko ba nag-search kayo sa akin? O ba't di niyo ako kilala? May lihim ka, Ador. At sisiguraduhin kung matutuklasan ko yun. Okay. Let's begin. Inspector Delisay. Doctor, welcome to our camp. Pamilya ko po, si Rose at si Cardo. Magandang araw po. Magandang araw po. And Dr. Delisay, this is SPO4 Nestor Debra. Sir. Welcome po. Welcome. 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 Salamat po. Salamat po, Doc. Sige, mag-ingat ka. Sige po. Uy. At ito na ako, ah. Salamat, ah. Sige. Dok, pasensahan niyo na saan itong nakayanan namin. O talaga, magtepan, ang gabala ka pa. Salamat po, ah. Sige po. Salamat po, ah. Ayos. No, baka nga na yung may kailangan. Tingnan mo naman, no. Sige, otay. Salamat, ah. Ay, Cardo. Po. Maraming salamat, ha. Marami kayo natutulungan dito. Ako, Nay. Wala ho yun. Siya nga pala, anak. Palagi mong dadasalan si ina, ha. Lagi kang ililigtas dito at gagabayan kahit saan ka pumunta. Assess the condition of the patient. Kapag unconscious ang pasyente natin, iche-check nyo kung humihinga pa yung pasyente. We can check his pulse, yung breathing niya. Kapag may dugo naman sa bibig ng pasyente, decide natin, tulungan natin iubo siya para lumabas yung dugo. Sir, paano kung may sugat? Ano nga ba gagawin natin kapag tinamaan ng bala sa tiyan, may sugat siya dito? Tay. Sige, anak. Ipakita mo sa kanya ang tinuro ko sa'yo. Kailangan po lagyan natin ng pressure para po makontrol natin yung pagdudugo nito. Parang ganito. Nay, malayo po ba yung pupuntahan natin? Alam mo, ikaw, anak, dapat paiwan ka na lang. Baka kasi mamaya yung mga homeworks mo, hindi mo ginawa. Nay, tapos ko na po. Gusto na po kayong tulungan. Kaga-kaga. Anga talaga ako sa anak niyo, ma'am. Bata pa lang, nasanay na sa serbisyo yung bayan. Lalaking mag-iiting na pulisya. Yes, sir! Manong! Dahan-dahan lang po tayo. May mga gamot na nabasag dito. Nay, ayos lang po ba kayo? Oh! Ah! 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 Ah!
balik ako dito na kayo! Ay! Dito na kayo! Ay! Anak! Ay! 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 Police. Masarap na buhay? Sir, no, sir! Kayong lahat, pasalamat nga kayo, 6 na buwan lang ang training ninyo. Kung gusto nyo talaga maging polis, dapat malakas kayo. Physically, mentally, and emotionally. Dapat kaya ninyong sarili ninyo. Hindi kayo umaasa sa iba. Hindi kayo umaasa sa awa. Dapat ang iba ang umaasa sa inyo. Isaksak ninyo sa isip ninyo. Dapat kayanin ninyong lahat ng pagsubok. Dapat buo ang loob ninyo sa lahat ng pagkakataon, kahit na anong dumating. Now, is that clear? Sir! 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 Is that clear? Sir! 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 Ado. Ay, sir. Magpahinga ka muna. Pagod ka na. Diyo, sir. Ayos lang ako. Sisilong ko to. Oh. Tubig. Ako, sir. Sa inyo ho yan. Tsaka hindi po ako nawa. Alam mo, Cardo, pwedeng-pwede ka na talaga maging pulis. Salamat, sir. Grabe ang hirap na pinagdaan. And this has made you the person that you are today. Matatag. Walang kinatatakutan. Para kang walang problema.
Hindi mo kailangan ng tulong, ng awa, o kahit pagmamahal. But I know that deep down inside, ang gusto mo lang talagang malaman ay kung mahal ka pa talaga ng lola mo. Hindi ko na kailangan pang malaman yun. Dahil alam ko ang sagot. Alam ko na mahal ka pa rin ng lola mo. Hanggang ngayon. That is why you need to forgive her. Kailangan magawa mong mapatawad ang lola mo. Ma'am, pasensya na po. Handa akong gawin ang lahat ng ipapagawa niyo sa akin. Pero hindi para patawarin ng lola mo. Anong kinalaman nito sa misyon ko? Magagawa mong magpanggap bilang si Ador. Madali lang yun para sa'yo, pero hindi ka lang naman sa PNP magpapanggap. Kapag nalaman ng pamilya ni Ador, including your lola, ang buong katotohanan, maaaring makompromise ang mission na ito. Bilang si Ador, titira ka sa bahay niya kasama ang kanyang pamilya. Anak, asawa, pati ang lola mo. Imposible yan. Excuse me. Sit down! Yan, tama. O, ito naman. 45 divided by 9. 5? Tama. O, ito na. Next na. 12 divided by 6. Nay, pwede na po ba ako maglaro sa labas? Inak, ba't hindi ka na lang maglaro sa kwarto? Eh, bakit po? Basta, makinig ka na lang sa akin. Tsaka, tingnan mo, mainit pa sa labas, oh. Sige na nga po. Hmm? Pakis... Sige, susunod na. Sige po. Lola! Lola, hindi na ba talaga matatahimik yung buhay natin? Huwag kang mag-alala. Pagbalik ni Ador, magiging normal na ulit ang buhay natin. Ricardo, madaling magsinungaling ang anyo, pero ang puso hindi. Kaya kailangan magawa mong mapatawad ang lola mo. Kasi kapag hindi mo magawa yun, there is a big chance na malalaman niyang hindi ikaw si Ador. Excuse me. You cannot quit! Alam mo yun! This is an assignment. This is your duty. Ma'am, mawalang galang ako. Hindi ko utungkulin ang magpatawad at tumira sa bahay ng lola ko. You are being called by the Republic of the Philippines to perform your duty. Ang tungkulin ko ay magprotekta at magligtas ang buhay ng tao. Yun lang ho, ma'am. It is also your duty to follow orders and to accomplish this mission whatever it takes. That is why you have to set aside your personal feelings. Dahil bukod sa pumatay sa kapatid mo, we are after the biggest human trafficking syndicate in the country. These kids are still missing, possible victims of human trafficking. Kailangan nilang lahat ang tulong mo. Natin, Diego. Sorry, boss, pero may itamata ng mga pulis sa atin ngayon. Pero ang alam ko, wala silang lead sa operation sa atin. Wala. Paliban na kay Ador. Problema ko na si Ador. Ang poproblemahin mo kung paano ihahanda ang susunod na kargamento dahil nangako kay Mr. Lee. Sige, boss. Kapag handa ka na, ilalabas namin ang press release na yan. Gusto namin papaniwalain ang mga miyembro at leader ng sindikato na maraming alam si Ador tungkol sa kanila. It's all just a bluff, of course. We are hoping
na merong lalapit kay Ador, and that means you. And that person will bribe him para hindi na siya tumistigo. It's an entrapment operation. Of course, ang aming target pa rin dito ay ang mga leaders ng syndicate. Doble na ang demand kay boss ngayon. Kaya kailangan niyong kumuha ng mas maraming mga bata. Damihan ninyo. Naintindihan niyo? Yes, boss. Paano kung dila ako sa ulan? Kung patayin nila agad ako? They won't do that. I know how an intelligent and a professional criminal mind works. Hindi nila basta-basta papatayin ng isang threat. Kailangan malaman muna nila kung ano na nga bang impormasyon ang binigay nito sa authorities. And they also need to find out kung meron na bang any major operations na naset ang taong ito. Then, they will plan and work against it. Ganun, no? Aray ko. Boy, asa pa yung pinakamalapit na presinto dito? Pagkadiretso nyo po, pangatlong kanto, kaliwa po kayo sa dulo. Eh, naku, kanina pa kami paikot-ikot eh. Bakit po? Nawawala kasing anak namin. Nakalingat lang ako ng sandali. Pagtingin ko, wala na siya. Baka kung napanod ang anak namin. Sige po, samahan na po namin kayo. Oh, maraming salamat. Sige, sakay na kayo. Pardo, the search and rescue operation for these kids is still ongoing and you will be part of it. Gagawin ko ang gusto niyo mangyari, ma'am. Good. Tomorrow, you will start your physical transformation. Joaquin, sigurado ka bang dito yung lugar? Ito yung iniwang address na nag-tip sa akin. Congratulations, Joaquin. Congratulations. 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 Job well done. Believe na talaga ako sa'yo, Joaquin. Ang ganda na ng setup mo. Bayani ka na para kay sa Delphine. Bakit? Ako lang ba? Lahat tayo. Sigurado ako na hindi niya tayo pagdududahan yun. Kuya, salamat ah. Pasensya na, Carmen ah. May duty ako mamaya. Hindi ko muna kayo masasama ni Junior. Pero ka mag-alala. May mga undercover nang in-assign si Lolo Delphine para magpantay sa inyo. Kuya, syempre mas kampante yung loob ko pag pulis ang kasama namin. Mga pulis din yung mga undercover na yan. Oo nga, pero iba pa rin pagka mag-anak namin yung pulis. Kapag kapatid ko, o kaya yung asawa ko. Sige, sige. Kakausapin yung superior namin. Kaya lang, problema niya, hingin ng detalye sa akin yun eh. Paano ko naman papaliwanag sa kanya yung kaso ni Ado? Ultimo nga sa'yo, pati kay Lola Flora. Tipid na tipid magbigay ng impormasyon si Lolo Delphine. Basta kuya, subukan mo na lang, ha? Sige. Kuya, ingat ka, ha? It's another great day for us, Carion. Pero wala na naman tayong nahuling tauhan ng sindikato, sir. But ang importante, may mga naligtas na mga bata. We're making good progress in this case, Carion. I'm proud of our team. Lalo na kila Joaquin. We have the best team, sir. Sayang lang wala si Ador. This is Serio. He is part of the team that will help make you look like Ador. Ligo na kayo sa Ador! Liga na dito! Tara na nga! Oh! Ang kaduraya mo paggupit, oh! Ayoko nga po magpagupit! Di ba sabi ni tatay, kailangan mo magpatabas ng buhok? Gusto nga po magpahaba ng buhok! Tulad ni Kuya Cardo! Pinakita na naman si Karumi ng mga lalaki kagabi. Ay nako, malamang, si Cardo hinahanap nun. Maghihiganti yun mga yun. Buti pala, wala si Cardo dito ngayon, ano? Anong buti? Eh, kung tayo mapagdisikitahan, sino magtatanggol sa atin? Di wala! Meron po! Ako! Ikaw? Ang liit-liit mo, pagtatanggol mo kami! Ikaw talaga, ang kulit mo. Halina, magpagupit ka na kasi! Upo ka dyan, umupo! Upo ka dyan, umupo! Upo! Onyok!
Onyok!